O ano? Summer na. Ano pa ba hinihintay mo? Tara, biyahe na tayo sa Real Quezon. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to run. Sabi ka na bang mamasyal at magliwaliw sa dalampasigan? Biyahe tayo mga kadungsyan sa mga magagandang lugar. Kapag nasagi ang pangalan ng Real Quezon, agad kilala ito sa mga magagandang tanawin, kabundukan, mga ilog, waterfalls, sagana sa agrikultura at pangingisda. Mula noon hanggang ngayon, dagat at ilog ang binabalik-balikan ng mga Pinoy. Kaya naman, hindi nawawala sa kanilang listahan ang ganitong pasyalan. Bagamat nahaharap ang bansa sa pandemya, pero mas lalo pang sumigla ang turismo sa Real Quezon na mas dumadami ang mga naglagak ng negosyo dito ng mga tourism establishments ngayon. Malaki na ang pinagbago sa lugar pagdating sa turismo. Madami na rin ang makikita mo dito na mga magagandang beach resort. Ayon kay Ms. Veneros Talabucon, Municipal Operations Tourism Officer ng Real Quezon, mas lalo pang tumaas ang bilang ng mga kumukuha ng permit ngayon kumpara noon. Mula sa datos na 45 lamang, umabot na ito ngayon sa 93 ang kumuha ng permit para sa tourism establishments. Ibinida rin ni Talabucon ang kagandahan ng kanilang bayan na sagana sa yamang dagat, agrikultura at iba't ibang pasyalan. Ngayon po, kilala po ang ating river rafting sa Barangay Panawan po. Surfing, yan po. Isa po sa ating ini-establish ang surfing dito po sa Rial. Sa Malapad area po, Balagbag Falls, Nunok Falls at marami pa rin po kami na iba na nadidiscovery na siguro i-develop pa po namin. Para po mas makilala din po. Malaking tulong ang pag-angat ng turismo kapag ka nga naman ang mga business owner ay patuloy na nakikisa sa pagtalima ng mga kinakasang guidelines upang mapanatili nito ang kalinisan sa nasabing bayan. So, katuwang po natin dito si Metro Brian po, meron po siyang mga ongoing projects like yung mga clean-up drive po, in coordination din po sa barangay na nagtutulong-tulong po tayo na para ma-maintain po yung cleanliness din ng ating bayan. Gayun din po, sa pagkakalam po, may mga barangay po na involved po yung mga tourism stakeholders natin. So may separate po silang araw ng clean-up drive para po yun po ma-maintain po yung kalinisan sa Real Quezon po. Sinabi ng opisyal na may ipinasa na silang ordinansa sa kanilang bayan kaugnay sa mga panuntunan ng turismo na kahit anumang alert level sa COVID-19 ay hindi na mababago pa ang nasabing guidelines. Agaw pansin din sa mga biyahero ang mga landmark ng bawat barangay sa naturang bayan. Abay, mapapahinto ka talaga sa iyong sasakyan para lamang makapagpicture o makapagselfie man lang. Sa mga residenteng naninirahan sa nabanggit na bayan, nagkaroon din sila ng trabaho sa pamamagitan ng pagyabong ng turismo. Nakatulong din ito ng pagtaas ng revenue collection. Kung perfect spot man ang hanap mo, aba dito ka na sa lugar na ito. Very relaxing ang lugar. Habang tinatanaw mo ang kabundukan, may maririnig ka pang huni ng ibon na tila bagang kinakantahan ka. Malinis din ang ilog dito. Mga waterfalls at pwede ka rin mamasyal sa karagatan na malalanghap mo dito ang sariwang hangin at ramdam mo rin dito ang payapa sa iyong kaisipan. Inihikayat ni Ma'am Veneros Talabucon ang mga magbabalak mamasyal ngayong summer. Isama niyo na sa iyong listahan ang Bayan ng Rial, dito lamang matatagpuan sa lalawigan ng Quezon. Nangyayahan po namin kayo, mga dear tourists po natin from different municipalities na pasyalan po natin ang Bayan ng Rial. So we offer outdoor recreation at the same time yung wellness destinations po natin. Marami po tayong natural attractions na ibinibida sa Bayan ng Rial. Basta po vaccinated po ang ating mga individuals, welcome po kayo dito sa Bayan ng Rial and let us all discover the real experience.
iba ang sasarap sa pagtitingin ng natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag na huwag mong kalimutan. Dako ko naman na lagi ka pakikinggan. Oh, ano? Nag-i-enjoy ka ba sa pamamasyal? Pagkailan na